Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko lang po sa inyo how I edit my YouTube thumbnails. Sa mga hindi po nakakalam kung ano ang thumbnail, ito po yung unang-unang makikita mo sa video bago mo siya i-click. Sa YouTube kasi, required po ang thumbnail. Hindi naman required na gumawa ka kasi pwedeng si YouTube na mismo yung maglalagay ng thumbnail mo. Pero kasi kapag ganun, kung ano lang yung nasa video, dun lang siya kukuha. And for me, mas better na ikaw mismo yung gagawa ng thumbnail mo or ikaw mag-edit para alam mo yun yung makakagawa ka ng yung attractive talaga, yung mapapaklik yung viewer mo kapag nakita niya yun. Kasi para sa akin, isa sa pinakamahalaga is yung thumbnail. Kasi yung halaga siya nung title ng video. Kasi syempre, ito yung unang makikita. Tapos, pero dun makikita sa thumbnail mo kung anong meron dun sa video, ganyan. Kaya dapat pinag-e-effortan natin yung thumbnail. Hindi naman bonggang effort na lalagyan mo na kung ano-anong design. Syempre, yung maganda pa rin tignan, yung attractive talaga. Ako, kapag nag-edit ako ng thumbnail, hindi naman siya ganun kaganda. Hindi naman siya ganun kabongga. Hindi ko naman kiniklaim na maganda yung edit kong thumbnail. Pero kasi, mas gusto ko yung simple lang ganun. So, ayan, depende sa'yo kung anong gusto mong edit sa thumbnail mo, kung anong klaseng thumbnail yung ilalagay mo. Pero make sure lang na yung gagawin mong thumbnail is yun yung mismong nasa video or basta related dun sa video na paglalagyan mo ng thumbnail. Mapapansin nyo sa mga thumbnail ko, iisa lang yung font style pero nag-iba-iba yung color, merong dark pink, may light pink. So, bakit nga ba nagkaganon? Kasi nung una, sa fonto lang ako nag-e-edit and ngayon sa PicsArt na. Yung color na ginagamit ko sa fonto is hindi ko mahanap sa PicsArt. Pero ngayon, sa PicsArt na talaga ako nag-e-edit and yun yung gagawin natin ngayon. Yun yung i-share ko kasi dun ako nag-e-edit. So, ayan, simulan na natin ang pag-edit ng aking thumbnail. Screen record ko na lang siya and lalagay ko na lang dito. Yes. So, ayan, start na natin. And go to PicsArt. Yes, punta tayo sa PicsArt. Ang i-edit kong thumbnail is para sa video na to. Nag-try na ako kanina. Ulitin na lang natin. Ayan. Ay, wait lang. So, ayan. Ay, ano ba yun? Ba't pinapakita? Eh, meron din sa screen. So, ayan. May kita nyo yung plus sa gitna. Click natin yun, yung may violet. Ayan. Tapos, ay, all photos. And then, kuha tayo ng picture na gagamitin natin para sa thumbnail. Ito yung in-edit ko kanina. Ay, ang bagal. Ay, yung in-edit ko kanina. So, yun ulit ang gagamitin nating picture. Ayan. Bago ko siya lagyan ng kung ano-ano, ang ginagawa ko is kinakrap ko siya. Ito yung maganda sa PicsArt kasi pwede mo siyang i-crap ng pang-YouTube talaga. Para kapag naglagay ka na ng thumbnail, hindi ka na mag-a-adjust. Ayan, makikita nyo, may tools. Click nyo yung tools. And then, crop. And then, meron dito sa dulo. Ayan, YouTube. Ayan. Sakto na yan para sa thumbnail. Check. And then, add photo tayo. And maglalagay tayo ng, ito, yung logo ng PicsArt. Kasi, ang i-edit ko ng thumbnail para sa thumbnail ito, para sa video na to. Ayan. Naglagay ako ng logo na PicsArt para makita ng viewer na ayun yung gamit ko sa pag-edit ng thumbnail. Ayan, kapag naglagay na kayo ng photo, pwede nyo siyang lagyan ng border, ayan, opaque. Tapos, pwede siyang lagyan ng shadow. Kung mas bet nyo, ayan, mas dark. And then, ayan, yung sa blur. Ayan, sakto natin sa kamay ko. Check. And then, mag-a-add tayo ng photo. And then, lalagay tayo ng fonto. Pack. Lagyan ulit natin ng border. Check. And then, shadow. Para cute lang. Dark. Ayan, sakto natin sa kamay ko. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, dito lang rin ako naglalagay ng text. Ayan, pwede ka maglagay ng text dyan. Tapos, ayan. Ay, ba't behind the scene? Kasi yun yung in-edit ko nakaraan. Lagay natin
how I edit my thumbnail. Ayan. Tapos, pwede ka, maraming font style dito. Ang ginagamit ko lagi sa thumbnail ko is yung permanent marker. Buti na lang meron rin dito kasi sa fonto ko lang siya unang nakita. Ayan, pack. Lakihan natin para basable. And then, pwede mo siyang stroke. Wait, color muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang ginagamit kong color is ito. Ayan. Ay, hindi pala. Ay, ayan nga. Ayan. And then, ang stroke ko is white. Pwede siyang kapalan dito sa amount. Ayan. Opak. Ganyan. Check. And then, ayan na. And then, kapag sa fonto, pwede nyo rin gamitin yung fonto kasi mas maraming fonts doon. Try din natin ngayon yung fonto kasi before, yun din yung ginagamit ko. Ay, ito. Punta tayo sa fonto. Font lang talaga yung malalagay dito. Ayan, kanina. Ito, image. Meron dito sa taas. Ayan, image. And then, asa na yung... Ito. Ayan. Tapos, kapag maglalagay ng text, itong parang pencil sa taas. Ayan, tapos tatype mo kung ano yung lagay natin. How I edit. O, diba naka-permanent marker na yung font. May thumbnail. Ayan, tingnan nyo sa font. Marami. Marami dito. Ayan, maraming iba't ibang font dito. Pero ito ginagamit ko, permanent marker. Anong size gusto mo, ganyan. Dito mo siya magagalaw yung size niya. Siyempre, lakihan natin para basable. Sa style tayo, na dito yung color. Ang ginagamit ko dati, ayan, yung pink na yan. Tapos, ang stroke ko is white. Tapos, ayan, kung gaano kakapal. And then, meron din dito shadow, background, spacing, curving, blend, ganun. Done. Ayan, ganyan lang. How I edit my thumbnail. Diba? Simple lang. Pero parang mas bet ko yung sa PixArt. Ayan. Parang mas bet ko yung sa PixArt kasi mas malaki siya. Tapos, mas basable. Ganun lang kadali mag-edit ng thumbnail. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Minsan, nagka-crop ako ng picture. Ayan, oh, parang ganito. Ito, oh. Ayan. Ito, yung sa YouTuber's intro, imitating. Ayan, nag-crop ako ng mga picture. Madali lang yung ganyan. Gusto nyo ba i-try natin? Matagal na ba? Ay. Naka 10 minutes na ata ako. Tapos ko na i-edit yung thumbnail ko. Ganun lang talaga siya kadali. At sa mga nahihirapan mag-edit sa PixArt, try lang ng try. Kasi nung una nahihirapan din ako. Tapos search ka lang sa YouTube kung paano, ganyan. So ayun, sana po nakatulong tong video ko sa inyo. And bago natin i-end, may nagpapa-shoutout ulit. Shoutout po kay Rufina Ruebe. Thank you po sa panonood and thank you sa pag-subscribe. So, ayun, i-end ko na tong video na to. Thank you guys so much for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click the subscribe button. Don't forget to follow me on my social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. And also, click the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. See you guys on my next one. Bye!